action taken, revise alignment approved. Nakalagay din ho dito na the city government of Las Piñas, together with the staff from the office of the proponent, meaning Senator Manny Villar and Congresswoman Cynthia Villar, have negotiated with the lot owners affected by the road right-of-way. Yeah, negotiated to what point, to what end? Sa ngayon, wala kaming dokumento dyan, pero malinaw ho dito na yung mga staff nung proponents, Senator Manny Villar and Congresswoman Cynthia Villar, ay nakipag-negotiate sa mga property owners. Ang problema lang ho dito ay kabilang sa mga property owners, at in fact, ang pinakamalaking property owners dito ay ang Golden Haven Memorial Park at ang Adelpha Properties Inc. na pag-aari ng mag-asawang Villar. Mr. President. Question? Mr. President. The gentleman from CAC. Thank you. Mr. President, would you indulge this representation? And could you just situate us into what step of the process this is? These are the allegations. The preliminary inquiry required by the rules to determine whether there is a substantial, credible evidence to support the allegations of the complaint, and which will enable the committee to conclude that indeed a violation and or misconduct by a member of the Senate has occurred. This is not the trial proper. No, not yet. In other words, this is not... We are just evaluating the complaint and the evidence supporting the complaint. In other words, we are going through the process, parang in layman's terms, no? So hindi po ako abogado, no? In layman's terms, we are going through the process to determine whether we will file an information or not. Ito ay preliminary bago i-order natin ang hearing, i-set natin ang paglilitis sa kaso ng respondent. In other words, hindi natin tinatanggap hook, line, and sinker lahat ng sinasabi. Hindi pa natin tinatanggap because we have not questioned. Hindi pa natin tinignan. So, okay. Para lang maunawaan. Sinusuri lang natin kung totoo nga na may ebidensya. At kung wala naman, we have to dismiss. I-dismiss natin yung kaso. Kung meron at naniniwala tayo as rational human being na merong ebidensya na sumusuporta doon sa mga alegato ng demanda kontra sa nakademanda, nakasakdal, we proceed with the next step. To further clarify, Mr. Chairman, I just follow up. Yes, the gentleman from Cavite. At yung mga ebidensya... After that, the gentleman from Tarlac. At yung binabanggit na ebidensya po, hindi pa naman natin alam kung totoo nga o hindi. Kasi it will be subject to further submission of documents, yung authentication, for example, yung certification in issue ng public works. Sa ngayon, hindi pa natin tinatanggap yun, Mr. Chairman, na totoo nga yung dokumento na yon. Hindi natin tinatanggap. We are just asking the council what evidence does he have in representation of the complainant to support the charge made against the respondent. Now, whether we will admit this evidence as true or not, that will be done at the proper time when we hear the case on the merits. And at that point, the respondent will be given all the chance to defend itself. He cannot get a battery of lawyers to cross-examine the witnesses, the gentleman who made the presentation, including the complainant, and all persons who will be declaring will be under oath. And proper authentication of the documentary evidence that will be presented will have to be made. Okay? Maraming salamat po sa napakaliwanag na pagpapaliwanag, Mr. Chairman.
Tarlac. Thank you, Mr. Chairman. Just to clarify on just to be that we understand, this is not yet evidence. It is simply a presentation of what the council considered to be evidence to support the complaint. It's up to us to determine whether these are substantial, credible evidence. Yung sa realignment lang ho kasi, Attorney Francisco did not touch on any justification whatsoever for the abandoning of the original project. If any were afforded them, does he have any information as to why this project was realigned by the DPWH and abandoned the original plan? Yeah. Ang sa original na plano ho kasi ay tatlong kalsada yan, all the way to Noveleta, all the way to the South Expressway. Ang initial budget ho niyan is 1.7 billion pesos, which was the equivalent of the US $68 million loan at that time. Pero nung nag-appreciate ho yung dollar at naging 2.65 billion yung halaga, tumaas din yung mga property, yung mga values, yung halaga ng lupa na hinihingi ng mga property owners doon. Kaya nung 1.8 billion, nung 2.65 billion ay naubos, yung natitirang balanse ho ay hindi na sapat para tapusin yung proyekto. At doon yung nagsimula yung problema. Pero by that time, bayad na yung 1.8 billion. Now, pumasok ngayon yung Department of Public Works at nagsimula ng panibagong proyekto. Dati-rate, yung expressway project ay nasa Toll Regulatory Board. Ngayon nagsimula ng proyekto at ito ay isang naging one of the priority projects of President Gloria Macapagal Arroyo. Sandali lang po, hindi yata na kwenta. Yung kanina ko, meron kayong in-highlight na green na karsada. Pagkaintindi ko, yun yung original na plan. Okay. Binawang mas malaki, bumaba, lumayo doon sa dapat konektahan na coastal. Meron bang justification ng DPWH? Sinasabi sa gastos tumaas. Siyempre kung mas mahaba yung kali, lalong dadagdag yung gastos na hindi mapondohan doon sa una. Wala ko yata logic yung sagot. Anong sinabi na bakit nagkaroon ng redesign doon sa proyektong to? Kung meron na kayong alam doon. Batay ho sa transcript of records ng mga proceedings sa Senado na kung saan nag-appear si Secretary Ibdane, ay wala siya pang naibibigay na justification for this project that was started in 2006. Thank you, Mr. Chairman. Any other questions? The gentleman from Sorsogon and Bicol, Senator Ronason. Mr. Chairman, Attorney Francisco, para kompleto lang yung impormasyon. No? Batay doon sa original na plano, meron ba tayong dokumento o impormasyon na magpapakita kung sino dapat ang makinabang doon sa kalsadang yun? In other words, kasama na rito yung zoning ordinances, yung plano ng Las Piñas o Paranaque, para, I'm just talking from a cost-benefit point of view, no? Sino ba dapat ang makinabang? Ngayon, nung ilihis yung kalsada, sino ang nakinabang dun sa paglilihis na yon? Para maihambing natin. Meron bang nawalan ng pakinabang? Merong kumita? Nung inilihis yung kalsada, sino ang nakinabang? Dumami ba na limita sa ilang tao o korporasyon? Para kumpleto ang impormasyon para sa inyong komite. Meron ho kaming listahan ng original 31 affected lots. Attorney Francisco, meron din tayong comparative na paghahambing. Anong uri ba ng lupain yung dun sa original na plano na dadaanan ng original na kalsada? At saka yung inilihis yung kalsada, ito ba ay puro residential, may commercial, may industrial, may agricultural? Tapos nung inilihis, anong mga lupain, anong uri ng lupain ang tinamahan? Para magkaroon tayo ng parang cost-benefit. Dahil lagi natin nababanggit, no? Sino ang nakinabang? Malaman natin ng kumpleto, sa kumpletong pamaraan, kung sino talaga ang nakinabang dun sa original na plano at sino ang nakinabang dun sa nung ilihis yung kalsada. Yeah, dun ho sa original na plano, ang may pinakamalaking pakinabang dun ay si Brother Mike Velarde. Dahil dun sa 1.8 billion pesos na binayaran ng gobyerno, dun sa mga lupain na dinaan,